Traffic na inabot ng 12 araw? Paano kaya ito nangyari? Samahan niyo akong lakbayin at sisiguraduhin kong hindi tayo matatraffic. Dito lang sa iWan TV. Traffic na naman. Alam kong nakaka-relate ka. Yung tipong biyahe na 15 minuto lamang ay umaabot ng isa't kalahating oras. At kung mas mamalasin ka pa, ay tila isang bangungot na pwedeng abuti ng 2 oras o higit pa ang biyahe mo papasok sa eskwela o trabaho. Ganito ang pinagdadaanan ng milyon-milyong Pilipino araw-araw, lalo na yung mga bumabiyahe sa syudad. Ngunit hindi lang pala sa Pilipinas uso ang traffic na ating nararanasan. Nangyayari din ito kahit sa mga mauunlad na bansa. Sa katunayan, dito rin naganap ang pinakamahabang traffic sa kasaysayan. Noong August 2010, naganap ang nakakabagot na pangyayari na hindi mo nanaisin na maranasan. Inabot ng hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 12 araw na traffic ang naranasan sa Beijing-Tibet Expressway o Jingla Expressway na malapit sa Beijing, China. Ito ang pinakamahabang traffic sa kasaysayan. Ngunit paano nga ba ito nangyari? Ang Tibet Expressway o Jingla Expressway ay may habang 3,710 km at sinasabi na itinayo raw ito para kumonekta ang Beijing papunta sa Tibet Autonomous Region. At ayon sa mga otoridad, itinayo ang expressway na ito para sa mga malalaking sasakyan kagaya ng truck. Ngunit dahil sa mabilis na pagdami ng sasakyan sa China, ay napilitan silang ipagamit ito sa mga pampublikong sasakyan. Sa katunayan ay may mahigit kumulang 300 milyon na sasakyan na ang meron sa China at patuloy pang nadadagdagan. Kaya't noong August 2010 naganap ang hindi inaasahan. Ayon sa ulat, ang naging sanhi ng mahabang traffic na umabot sa 12 araw ay ang mga truck na may dalang uling at materyales na gagamitin sa pagsasaayos ng nasabing expressway. At dahil sa pagbugso ng mga sasakyan, ay naharangan nito ang daanan ng mga truck papalabas kaya't lalong nagkakabuhol-buhol ang traffic. Ayon pa sa ulat, ang usad ng mga sasakyan ay umaabot ng 2 miles per day. Talaga namang nakakabagot. Kaya't kung titignan sa panorama ang haba ng mga sasakyan na naipon, ay umabot na sa 62 miles o 100 kilometro na may katumbas na layo mula sa Manila hanggang Batangas. At alam nyo ba na may masamang epekto pala ang traffic na ating nararanasan? Tinatawag itong traffic stress syndrome, kung saan nagiging irritable tayo kapag nakakaranas ng matinding traffic, mainit na sitwasyon, alikabok, stress, at kung ano-ano pa. Kaya't kung minsan, dahil sa init ng ulo ay nagdudulot pa ito ng aksidente sa lansangan. Kaya't panatilihing kalmado ang sarili sa mga ganitong sitwasyon. At dahil nga 12 araw tumagal ang traffic, ay sinamantala naman ito ng mga naninirahan malapit sa expressway. Dahil upang kumita ng mas malaki, ay dinoble nila ang presyo ng kanilang mga paninda kagaya ng tubig, tinapay at sigarilyo. Ayon sa mga otoridad ay aabutin dapat ng halos isang buwan ang nasabing traffic. Kaya't laking pasasalamat ng mga driver at pasahero na inabot lamang ito ng 12 araw. Kaya ikaw, kaano katagal ang naranasan mong traffic? I-share mo naman ito sa ating comment section. At kung kayo'y may story suggestion, huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa iWan TV.